pelan kali. Ayan, at nag-net fishing po kami, ano. Natatapos lang po ng bagyo dito sa amin. Napakalabo pa ng tubig. Bahita. Ayan, may octopus, ano, tingnan natin yung butas. Let's go dive. Malalim to. Thank you.
Nakadaan pa tayo ng isang pugita. Napakahirap kuhanin dun sa maliit na butas, ano. At naglamba tayo ngayon. Naka-sideline pa tayo ng isang pugita. Nandun na sa unahan yung makasama natin. Lambat na hinulog natin kanina, hindi na natin na ipakita yung pagbatak dahil nakapokus tayo dito sa pugita, ano. Hindi na natin na ipakita yung pagkuha ng mga isda. Dahil binabantayan natin yung butas kasi baka lumabas. Ayan, at punta tayo dun. At kasama natin ngayon si Uncle Indoy. No? Isa sa mga mababangis na ano to, na fisherman. Parang si Jaffer Sniper to, malupit to. Tiyan mo naman, oh. Bakas pa lang ng pugita, alam na. Yan, at makasamahan natin. Binabata ulit yung lambat. Pangalawang ulo, nga lang binatak na ng mabilisan dahil hindi nasakop yung isda na hinulugan. Bumaba muna ako dito sa may batuhan, ano. At silipin natin yung tinatawag naming giwanon, yung source ng tubig dito sa mga lugar dito sa amin nung una na medyo mahirap pa yung tubig dito. Kung mapapansin nyo po, may mga semento dyan. Ito po ay pinagkukuha na ng tubig dito sa isang barangay dito sa amin. Dati yon, pero ngayon may mga project na ang ating barangay na patubig. Kaya itong mga to ay napabayaan na. Pero ito pa rin ngayon, hanggang ngayon, mapapansin nyo naman, basang-basa pa. Hindi siya nawawala ng tubig kahit dumadaan yung summer. Silipin natin. Hindi natin alam. Hindi ko alam kung ito ay malinis pa ngayon. Ano? Ito. Yan. Tawag namin dito ay giwanon. Yan. Dalawa. Yung pwede sa isa, sa kabila. Kulang lang talaga sa linis to. Kasi nga, hindi na nila nililinis dahil hindi na nga kinukuha na ng tubig dahil nga may mga tubig na dun. Sayang at napabayaan na. Kulang lang sa linis to eh. Imagine mo yung mga bahay nandun sa taas, malayo. At noong mga unang panahon, hindi mga siguro mga way back 2015, dito pa kumukuha ng tubig yung mga yon. Ngayon, wala na. Sayang at hindi na nagagamit. Ayan. Inaanod na yung bangka. Uy! Bangka! A few moments later. Ayan! Dive ulit tayo! May nakita kami ulit octopus. At sana mahuli natin. Ngayon ay silipin muna natin yung butas na. Kaya make sure natin na yung octopus na nakalig talaga dahil tayo. Malabo po yung tubig ngayon, ha. Medyo hindi kalinawan. Tara. Thank you.
Nandun nga. Pahinga lang tayo kunti. Dive ulit tayo. Kunin natin. Oo. Napahala na? Oo. Dive tayo. Gumagapang pa. Mas malaki tong isang to. Kadalawa ng pugita. At yung pag yung net fishing natin, yung paglalambat natin, walang nahuli. Ayun, yung mga kasamahan namin, umuwi na. Umakyat na siya. Nakakapit pa yung pana. Ah, hindi pa tanggal. Ayan, at try pa namin na maghanap pa. Baka makadagdag pa tayo. Baka yung dalawang octopus natin madagdagan pa. Ayo matanggal kumapit sa ilalim. Ito na, ito na. Wala na ba? Ano kasi tayo mga tungkol? Ito po yung pang-akit ng octopus. Para yung mga octopus na nasa loob ng butas, nihila to sa ilalim. Parang pinapalaro na ganon. Tapos ayun, iisipin, iisipin ang pugita pag nakita yan. Ay kapwa niya pugita. Kaya yung mga pugita na nasa loob ng butas ay nakikita natin. Kala nila, kapwa nila. Tapos yun, susunod-sunod sila dyan. Yung pala Keke. Tawag namin dyan ay DJoy. 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 Bato. Bato ito, tela. Ayan no. Makaloma tela. Kung nasa nga yung kung tela yung tatakaw ko lang kapit pa. Birthday nung anak ay bibilhin to at siyempre ito yung pinaghirapan ko kaya
Pahabertoy ko na lang sana eh, kaso itong tao to eh, pogi-pogi. Mangat pa muna nitong eh! Oo, lagtag mo! Ayan pa ah! Yung mga butas ko itinin ako, dalawa na! Yung sarag, isang kilo na buhay. Itong itong maliit. Yung malaki! Anong isang kilo ito, dalawang kilo ito? Eh, hindi kami blaga. Ito kay Lumano. Ito kay Lumano. Ayan kami po ay uuwi na. Lakas na ng ulan. May bagyo kasi. Uuwi na rin sila doon. Taga kabilang barangayan. Sa may bandang likod lang ng bundok na yan. Ayan na, nandiyan na naman ang bagyo. Ayan, yung isang pugita, kinuha nung isang kasama namin, babayaran niya yon. Kasi, birthday daw yung kanyang anak. Pero itong isang to, siguro ibenta natin ito dito, ano? Ibibenta natin dun sa taas, sa bumibili ng pugita dito sa amin. Ang timbang lang ng pugita dito sa lugar namin is, nasa 80 pesos lang. Ganun lang po kamura yung pugita dito. 80, sa 70. 80 pa baba. Hindi na po yan umaangat ng sento. Napakalaki sa rin ang pila, napakalaki na. Ito yung panghuli na rin. Hindi pala panghuli, pang-akit lang, pang-akit. Para lumabas sa butas. At bilisin na natin, at bagyo na. Marami ding basura dito sa amin. Yan ang bagyo. Diba ng bagyo? Pero malilinis naman yan. Malilinis naman yan. Ilang araw lang. Ayan at dito na po natin tatapusin yung ating video. Ayan yung mga kahabahagi namin sa aming paglalakbat. Yan lang. Sige-isa lang. Yan. Sige-isang lumahan lang yung nabahagi namin dun sa paglalakbat natin. Okay lang yan dahil nakadalawa naman tayong pugita. Estimated kilo ng pugita natin nasa magtatatlong kilo kaya yon yung dalawa? Mayroon, mayroon. Siguro nasa tatlong kilo din. Bali, utsinta lang ang kilo niyan dito sa amin. Yan, bibenta natin yan. Ayan at hindi na nakarating sa mamimili ng mga huli yung pugita natin. Dito pa lang kinuha na ni ante. Ilang kilo? 1.5. So 1.5 yung timbang niya. Babari ka lang. Tama. 1.5. Kung tumo ko mga rong kilo nga to hugto kong Joel. Hindi na tayo. Ayan. Salamat po sa inyo ano. At ito, nabenta na yung mga huli natin. Hindi na nakarating doon sa mismong mamimili. Dito pa lang sa baba, sold na. Nandaan. Nandito na lang po yung ating video ano? Maraming pong salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Ayan. At mabuhay po tayong lahat at mag-iingat po tayo lalo na sa panahong ganito na masama ang panahon, marami tayong bagyo na paparating. So mag-iingat po tayong lahat, mabuhay, bye bye.